Hello guys! For today's video is pag-usapan natin ang charan charot. Before that guys, please subscribe my YouTube channel, Marisa Vlog, like, comment, and share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upload. Yaw-yaw ko! Ang pag-usapan natin ngayon guys, it's all about ano kaya? Paano ko napalago ang aking munting sari-sari store? Munti lang siya guys, kasi hindi naman siya gano'ng kalakihan. Paikot lang yan guys. Minsan nakikita nyo sa camera ko na nagbablog o nagsasari-sari store. Tor, malaki sa tingin nyo guys, pero maliit lang aking tindahan. Sa camera lang po yan. Minsan yung camera talaga, no? Nakakapangbudol. Sa camera lang siya yan guys, na malaki tingnan, pero maliit lang yung sari-sari store ko, siksik lang tingnan kasi maliit nga, kaya siksik siya. Mostly sa aking sari-sari store is puro kot-kuti ng mga bata, chichiria, mga ano, soft drink, chichiria, biscuit, mga candies, o sigarilyo, yan, mga dilata, mayroon konti lang, mga basic needs, konti lang yan guys. Hindi yan siya bultuhan, hindi yan siya maramihan. Basta mayroon lang tayong maibigay sa customer. School supplies, mayroon din tayong konting school supplies. Kasi dito ang takbo ng mga kabataan ngayon, dito sa aking tindahan. Kaya hindi siya ano, hindi siya tulad ng ibang sari-sari store na malaki. Noon guys, yung aking sari-sari store is, ano, nakakabenta lang ako ng 300, 500, masaya na ako noon. Pero ngayon, hindi ko in-expect na, thanks God, na binigyan niya ako ng as much as I expected na benta guys. Alam nyo na yun, hindi ko na sasabihin, pero araw-araw naman nakakakota tayo sa ating sari-sari store. Mas malaki pa sa 500 na expected income ko noon. Thank you Lord, dahil sa mga blessings na binigay sa akin, sa mga customer na bumibili dito. Paano ko napalago ang aking negosyo? Simple lang guys. Dasal, sipag, at tiyaga. Yes! Tiyaga, dasal, sipag. Paulit-ulit natin sinasabi sa ating sari-sari store. At kailangan ka rin masinop ka sa pera guys. Ako kasi guys, hindi ako materialistic na tao. Hindi ako mahilig, hindi ako palabili ng kung ano-anong mga bagay dyan. Kaya nakakaipon ako, nakakapundar ako dito sa aking sari-sari store. Ng kung ano-anong mga kailangan dito sa sari-sari store, ito napundar ko, dalawang, ito, ganyan, tapos, cabinet na glass, tapos itong lamisa ko, kung ano pang mga bagay na nakikita nyo. Yes, galing po lahat yan sa aking sari-sari store, guys. Although, mayroon namang, ano, mayroon namang sahod si Mister, kasi may empleyado siya, mayroon siyang sariling sahod. Pero, yes, hindi naman gaanong kalakihan yung sahod niya, guys. Pero, mayroon siyang binabayaran kasi kumuha siya ng hulugan niyang motor. Kaya, yung sahod niya, doon niya nailalagay sa motor. At least kahit papano yung sahod niya, mayroon siyang naipundar. Ako naman dito sa aking sari-sari store is babayad tayo ng kuryente. Dito ko kinukuha sa ating sari-sari store ang bayad sa kuryente. Mga kailangan dito sa ano, masinop talaga ako sa pera guys. Minsan, nakakatulong ako dun sa pamilya ko sa Bohol, nakakabigay ng konting halaga. Ayan. Galing din yan lahat sa aking sari-sari store guys. Kaya talaga ipon-ipon lang guys at magiging masinop sa pera. Sa isang sari-sari store, mahalaga ang piso. Kaya yes guys. Kasi dito sa ating sari-sari store, hindi naman gano kalakihan ang ano eh, ganansya natin dito. Diba? Kasi ano, mano lang naman sa chichiria, lalo na mostly sa akin, o puro chichiria, candy, o biscuits, o makano patong yan, dos, tres, o mga alak,
Di naman araw-araw na bebenta yan. Okasyonal lang laman yan. Sigarilyo, araw-araw yan. Pero mano lang tubo naman yan. Sa dilata naman, 5. 5 size patong. Nasa tao lang talaga yan, guys. Nasa isang may-ari lang talaga yan kung paano niya i-handle ang kanyang sari-sari store na para lumago. Yes, guys. Nasa atin lang yan, mga sari-sari store owner, kung paano natin hawakan ang ating negosyo. Kay kung ikaw na may-ari na sari-sari store, kung hindi ka utak negosyante, gastos, lang mangyayari sa iyong sari-sari store, guys. Pababa niyan siya. Instead na papataas mo yung sari-sari store mo, pababa niyan siya. Kasi hinihila ka sa mga expenses mo. Kaya kailangan mo din, paano mo i-balance ang expenses sa sarili mo at expenses sa inyong sari-sari store, guys. Dito sa akin sa sari-sari store. Yes, may bumili lang, guys. Ganyan talaga dito sa ating sari-sari store. Habang nabablog tayo, is may mga dumarating na namimili. Yes, guys. Balik tayo. Dito kasi din sa aking sari-sari store, guys. Kaya namumonitor ko yung daily sales ko at expenses ko. At sa mga kautangan, yes, mayroon din akong utang, guys. Hindi mawawala. Lahat tayo mong tao may utang. Kahit nga mayayaman, may mga utang, guys. Hindi tayo pa kaya na hindi tayo mayaman. Pero yung utang natin, kailangan natin bayaran, guys, ah. Hindi natin takasan, bayaran para makakautang tayo ulit. Kaya nga tayo, mayroon kasi akong listahan, guys, ng expensive notebook. Dito ko siya nilalagay, yung mga expenses. Kung hindi ko siya malista ngayon, yung mga in-order ko na na-deliver, dito ko siya nilagay. Kasi ano, kailangan talaga, guys, kasi baka ano. At yung daily sales natin, guys. Dito ko din tinatala yung daily sales para ma-monitor natin kung bumaba, tumaas, malakas, tumumal yung ating sari-sari store. Kaya nalalaman natin kung matumal ngayong araw na ito. Kaya mag-isip tayo kung anong pwede natin gawin na makaakit na naman at makadagdag ng ating panenda. Panenda, Bisaya kate! Bisaya gamay! At sa mga gastusin dito sa sari-sari store, ikuryente lang naman ang binabayaran ko. Kasi sa tubig naman is pampuel. Hindi ko alam kung saan galing yung water nila dito, hindi tulad sa iba na nawasa, ganyan, bayad ng ano. Dito sa amin, ganun lang siya. Mayroon kasi kami pampuel, kuryente ang ano, mayroon siyang makina. Kaya, yan, hindi kami nagbabayad ng tubig, kuryente. Tsaka, kuryente lang ang binabayaran ko. Sa kuryente naman is, pag may bisita ko, nakakabayad kami ng 3,035. Ganyan ang kuryente ko, guys. 3,800 ang pinakamalaki. Pero pag kami-kami lang, matipid ako sa kuryente, guys. Mga 1,500, 1,800 lang. Nababayaran ko sa aking kuryente. Dalawang ref ang na umaandar sa akin. Diba? Tapos, weekly lang ako naglalaba every Sabado. Washing. O, yun lang. Electric fan. O, cellphone naka-charge. Yun lang. Yun lang ang gamit dito sa bahay. Paggabi, electric fan lang. TV, paminsan-minsan. Pag pampastime lang, guys, ang TV. Mostly talaga, ako lang dito mag-isa. Dito lang ako sa loob ng sari-sari store. Ref lang. Yun lang, binabayaran natin. At sa mga load natin, yun lang. Expenses sa load natin, sarili, pansarili. O, bumibili tayo ng mga pansarili natin, kailangan din. Yun lang. Pero yung mga extra needs na hindi ko kailangan, guys,
hindi ako bumibili niyan. Kung may bumibili man ako na nakikita nyo, hinahaul ko din dito sa na-upload ko, is napapakinabangan ko yan guys at na pagkakakitaan ko dito sa aking sari-sari store like Christmas. O bumibili ako minsan na sa Shopee ng mga abubot-abubot sa mga bubok. Ayan guys, kaya napalago ko ang aking sari-sari store. Dito medyo may kalakihan na din siya. Dito lad noon na 5, 6, 7, 8 lang ang bawat item natin. Ngayon is awa ng Diyos is medyo okay na siya guys. Lalo na ngayon na hindi na nagka-pandemic, talagang boom. Boom na yung income natin sa araw-araw. Kaya sa isang sali-sali store kailangan sipag, tiyaga at dasal at determinasyon. At magkailangan maging masinop ka sa pera guys. Hindi ka basta bili na lang bili ng hindi mo kailangan. Kailangan mo din i-balance. I-balance siya sa gastusin mo at sa sari-sari store. At kung pera sa sari-sari store, huwag mong kunin. Sa sari-sari store lang yan siya guys. Ipaikot-ikot mo siya guys. Huwag mo siyang pakialaman. Iba yung pera sa sari-sari store, iba yung sayo, iba yung sa kanila, iba yung pang sarili mo. Yan, ganyan ang diskarte ko guys, kaya naipalago ko yun sa aking sari-sari store. Sa aking sari-sari store, istrikto. Hindi naman sa istrikto masyado ko guys. Lahat yan siya, bagong bili, bagong ano siya, lahat ng mga, ano, mga resibo, tinitingnan ko guys, tinicheck ko, lista ko yan guys. Siyempre, kulangan, check mo lahat yung item para siyempre, di ka din malugi, lahat yan. Sa mga ilang taon ko, 4 na taon na ako ngayon guys, mayroon din akong ups and down, marami akong mga expiration guys, natutunan ko din yan. Parang medyo manghihina na ako, ang dami kong lugi na kasi marami na akong na-expire noon yung first day to 1 year. Yun guys, marami akong mga pang-ano na paano ko anong style ko sa aking sari-sari store, kung paano ko siya palaguin. Ayun, marami na akong mga expiration. Di ko alam kung paano ko gawin, nalulugi na ako ng ganitong halaga, paano ko siya babawiin. Ang ginawa ko lang guys, nuod lang ako ng nuod ng mga upload videos ng mga kasamahan ko, mga sari-sari store owner, kaya nakakuha ako ng mga idea, tips, idea sa kanila. Kaya ako din ngayon nag-vlog ko, na-inspire din ako sa kanila na mag-vlog para gusto ko din, ma-share ko din ang aking experience as a sari-sari store owner. Kahit hindi man gaano ko kagaling na mag-ano guys, pero I try my best na makabigay sa inyo ng tips or advice as a sari-sari store owner guys. Sa mga nagsisimula pa lamang, wag lang kayong mawala ng pag-asa. Tiwala sa inyong kakayahan guys na mapalago nyo ang inyong sariling negosyo, inyong sari-sari store. Kahit maliit na puhunan yan, kaya nyong palaguin. Go, 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 fighting, sipag, tiyaga at dasal at determinasyon sa inyong sari-sari store guys. At masinop sa pera. Gamitin ang pera sa tamang paraan. Hindi basta gastos lang ng gastos at pagiging be wise. As a sang sari-sari store owner, be wise ka sa yung sari-sari store owners guys. Be creative sa yung sari-sari store o sa yung sari-sari store guys. At balik tayo guys, mahaba na ang video natin kaya iinan natin ito ngayon. Kaya guys, wag kayong mawala ng pag-asa sa mga lahat ng nagsisimula sa isang sari-sari store owner. Kaya ninyo ganyan guys, sipag, dasal, tiyaga at determinasyon sa inyong sari-sari store guys. Kailangan sipag, tiyaga, dasal, importante dasal guys. At determinasyon na maging masaya ka sa inyong sari-sari store. At hanggang dito na lang guys, thank you very much for watching my videos. God bless us all. Thank you for watching. Bye-bye.